So what's up mga cools, wala nang intro guys. So ngayon ituturuan ko kayo paano gumamit ng PowerPoint. Kasi ngayon naman dahil sa pandemic is usually yung mga classes is online na lang. So naggagawa sila ng presentation using PowerPoint. Hindi lang sa students, hindi lang sa lecturer, pa sa mga teachers din. At sa mga ibang ano pa, mga professionals na gumagamit paano mag-present. So ngayon guys is PowerPoint presentation, ito yung part 1 guys. Ituturo ko sa inyo yung parang basic part lang dito. So, hindi na natin siya masyadong anuhin, yung PowerPoint yung in-depth talaga kasi presentation na lang man to eh. So, paano lang mag-next slide, paano yung mga features niya doon. So, ngayon guys, let's do this now. So, open nyo lang PowerPoint. Ganyan. So, may mga theme na siya dito guys. Depende na sa inyo kung gusto nyo gamitin to. Pero for now is gagamitin natin yung blank presentation muna. Okay? So, ito pala yung gamit guys, PowerPoint 2013. So, may mga updated na naman. Pero parehas lang naman mga ano dun eh. Yung parang mga features dun. So, blank presentation. Ganyan. So, as you can see guys, ito yung slides mo. So, ang nangyari dyan is, wala ka pang another slide. Okay? So, ang gagawin mo is, mag-a-add ka ng other slides. Diba? So, possible is pwede kayo dito. Right click nyo lang. Ganyan. Pwede nyo siya new slides. Ganyan. So, dalawang slides na. And for example guys, ganito na siya. So, may another slide ka na. Or click nyo lang. Ganyan. New slide na naman. Ganyan. Yan. Parehas lang yan siya. Okay? So, ngayon, yung iba kasi is may background. Katulad ng ganito. Ito is blank ang background niya. So, yung iba gusto nyo lagyan ng background, punta lang dito sa design. So, ayan guys. Drag nyo lang yung mouse nyo dito. Makikita nyo yung parang preview niya. Ito yung mga design. Ganyan. So, kung gusto nyo gumamit ng ganyan, walang problema. Pwede na para mas easy sa inyo. Or, yung iba kasi is, gusto nila yung sarili nilang background. So, ang gagawin nyo lang is, punta kayo sa insert, pictures, tapos may na-download na kasi ako dito kanina eh. Ito na yung na-download ko, ayan. So, paste ko lang siya dyan. Ganyan. So, i-fill ko lang siya hanggang sa makaber niya lang ng buong slides. Ganyan. Okay. So, ayun guys, nakaber niya yung buong slides. So, ngayon is gusto mo ito mag-apply sa lahat. So, problema kasi is hindi siya ma-apply sa all. So, ang gagawin mo lang, sana all. So, ang gagawin mo lang is duplicate slides lang. Duplicate mo, may another slides ka na. Click mo lang ulit, duplicate slides, may another slides ka na pareha sila lahat. So, ngayon, okay na siya. Okay, so, ayun guys. Ito na yung mga, ano mo, slides. Ngayon, pupunta tayo dito sa insert. So, ano yung mga features nandito sa insert? Sa insert naman is, pwede ka rin mag-ano dito ng new slides, ganyan. Pero mas madali kasi andito sa left side corner, di ba? Mas easy lang yun. Or pictures. Ano yung pictures? Kanina, yun yung parang pictures. Yung parang mag-add ka ng pictures. Gusto mo ilagay dyan. Like sa presentation, like pictures ng anong parts ng, ano kasi katulad sa akin, physiotherapist. Anong parts ng mga shoulder, anatomy niya. Para at least makikita ng viewers mo na, ano, ah, yun pala yung ibig niya sabihin, yung pictures na yun. Maganda yun. Tapos online pictures, kung gusto mo may internet ka, pwede dito. Tapos shapes guys, ito yung mga shapes. So, i-drag mo lang to or kiklik mo lang to, mag-appear siya dito kung anong gusto mo siya, paano mo siya gamitin. Katulad ng mga arrows, like maglalagay ka ng pictures, tapos gusto mo lagyan siya ng anong parts yun. So, para at least malaman nila, so click mo lang yung arrows, katulad ng example dito. Tapos lagay mo lang dyan, ayun, so may arrows ka na. So, if may pictures ka dito, so mangyayari, itong arrows, mag-ano siya, kung ano siya. Tapos lagyan mo lang ng definition, hanggang dyan. Okay? So, yun na yung parts doon sa shapes. Tapos naman guys, ito, yung text box is maganda to. So, nakita nyo kanina diba yung arrow? Problema is, paano tayo makakalagay ng word dyan? So, click nyo lang yung text box. Yun. So, lumabas na siya. Tapos, lagay nyo lang is,
bone. So, sample bone siya. Ganyan. Type nyo lang. Tapos, ayusin nyo lang. Ganyan. So, may bone daw. Ito yung part doon. For example, ito yung picture. Tapos, yung arrow mo na ganyan. So, ayusin mo lang. Ganyan. So, bone. Okay? So, yun yung function ng... Importante dito is yung text box tsaka yung shapes. Yan. So, yung word art. For example, ito yung first slide nyo. Tapos, gusto nyo lagyan ng topic. So, tanggalin natin muna itong dalawa. Yan. So, pagtanggal pala guys, is ano lang, click nyo lang yung part na to. Tapos, make sure nakita nyo parang cross na may arrow. So, dun pa kayo makaka-cut. Okay? Or delete. So, yung word art guys, ito. May mga design siya dito. So, lagay nyo lang. Tapos, ang topic nyo is Kulot TV. Yan. So, yan guys. Click nyo lang kung gusto nyo i-drag siya sa up, sa upper or dito lang sa middle. Yan yan. Tapos, kung gusto nyo pa magdagdag, walang problema. Pwede kayo magdagdag. Okay? Dagdag lang. So, kung gusto nyo ibang design na naman. So, da-drag nyo lang pababa. Presented. Presented by me. Yan. So, yun yung first slide nyo. So, kung gusto nyo ganyan lang, walang problema. Okay, so, next slide, yung mga ganun. Wala na yun. Okay na guys, add, insert. So far, wala naman masyadong ano dito. Yung mga chart lang, gusto mahilig kayo maglagay ng charts, mga ganyan. Pero, di naman masyado na ginagamit sa ano eh. Natin. Yung ibang ano lang, like mga mahilig sa mga diagrams, yun. Tapos equation, kung mathematics subject nyo, or iba pa. Tapos video. Ang video guys, ito yung mga na-download yun na video. Pwede kayo kumuha dito. So, pwede kayo mag-online video or yung mga na-download nyo na. Walang problema. Okay? Next is yung design. So, pinakita ko sa inyo kanina, ito yung design. So, makapili kayo kung anong gusto nyo dyan. Gusto nyo ganyang design or ayaw nyo lagyan, okay lang yan. Walang problema dyan. Tapos, so, madali lang to. Depende na sa inyo. Para mas easy, pwede kayo gumamit ito. Pero kung ayaw nyo, okay lang din. Next is transition. Ang transition, guys, is ito yung pag-click nyo sa slide. So, ang mangyayari, ang next slide is magaganito yung effect niya. For example, dito. Hanap tayo ng effect. So, ito parang libro. Yan. So, nakita nyo guys, sa number one slide, doon lang siya nag-e-effect. So, kasi guys, diba, gusto nyo lagyan ng effect sa lahat. So, ang gagawin nyo dito, hanapin nyo lang itong apply to all. Okay? So, click nyo ulit. Yan, apply to all na. So, re-review lang natin. Slideshow from beginning. Ayun. So, may effect na siya. Tapos, click nyo ulit. Ayun. Sa second slide, may effect. Sa third slide, may effect. So, ganun lang guys. Kadali. Okay? So far ba? Na ano nyo ako? Ganun lang siya kadali guys. Animation. Okay? Transition pala tayo. So, yun lang guys. So, hanap pala ng iba dyan kung anong gusto nyo. Okay? So, kung gusto nyo lagyan ng sound, walang problema. Pwede. Sample applause. Okay? Punta tayo sa slideshow. Slideshow, yan. So, nakita nyo guys, may applause effect pa tayo dyan. Okay? So, each slide, ang gagawin nyo, kiklik nyo lang. Kung gusto nyo lagyan ng ibang ano, ibang sound, ganyan. Okay? So, ganun lang guys. Hindi siya masyado ma-apply sa lahat eh. Yung sound. So, kailangan nyo isa-isahin. Okay? So, next, let's go to the animation. Ang animation naman guys, ito yung sa mga pictures or mga text na gusto mo lagyan ng animation. Pero dito guys, ang papakita ko sa inyo is yung basic lang muna. Kasi gagawin natin sa part 2 natin ng video na to. So for example, ganito. Yan, control A lang. Tapos kung gusto mo lagyan ng animation, hanap ka lang dito.
Yan, fly in, split, float, depende na kung anong gusto mo. Okay, so ganun lang. Ito yung animation. So sa part 2 guys, watch out kasi ipapakita ko sa inyo yung paano gumamit ng advanced animation, okay? Para hindi masyado boring yung presentation nyo. So katulad din dito, control A lang din kung anong gusto mo. Ganyan lang ba? So ito guys, itong side na to, maraming option pa dyan. Yan. So, nakita nyo guys, may entrance, emphasis, tsaka exit. So sa part 2 guys, watch out, papakita ko yung part na paano siya gamitin ng ano, mas maganda. Okay? So that's it guys, and thank you for watching, and bye-bye!